Hello weather fans, welcome back again to our channel, Wild Rift Pro Highlights. This channel is passionate to bring you the latest highlights of every Wild Rift tournament. Subscribe and be the first. And don't forget to smash that like button to help our Wild Rift friends to discover our channel. And if you wish to watch Wild Rift tournament highlights in the future, then this channel is right for you. Good luck and have fun. Let's go! RRQ versus BRU, mga kaibigan. First game. Nila to. Uy, first blood agad. Sa RRQ. Rematch na naman ng BRU, mga kaibigan. Tingnan natin kung meron na bang na-download. Marami na bang na-download at napag-aralan ng BRU laban sa RRQ. Hindi ka infernal bomb. Pero sa totoo lang, mahirap na ang basahin ang galawa ng RRQ ngayon, mga kaibigan. Napakadami na nilang champion pool. Especially si Helios. Marami na rin pinapagamit si Helios. At si Chas. Uy! Delikado si Hyde dito. Patay siya sa Void Spike. Patay siya talaga. Hindi ka bubuhayin yan. Kasix. 1-on-1. Uy! Nangunguna na ang RRQ sa pagkuha ng Ocean Drake. Mahirap to, mga kaibigan. Early game. Nandyan si Ziggs. Tsaka may heal pa. At Chase. Kha'Zix at tsaka Jax. Pero tingnan natin kung ano yung galawa ng RRQ dito. Mega Infernal ba? Uy, na-silence. Spin for the win. Pero nakalip lang paalis. Nakuha na nga ng RRQ ang Rift Herald dito. 1-3 so far lamang. Lamang ng kills ang BRU, pero lamang ng gold ang RRQ. Parang China lang. Uy, delikado si Jace dito. Noel. Pulutan. Uy, grabe, napakunat at nakaabot pa yung mga... Ay, nakatapos na. Patay pa. Nauna pong namatay si Exocene dito at hindi masyadong kinulang sa timpla yung ultimate ni Hyde dito, mga kaibigan. Oh, Mountain Drake. Mga kapalagaya, mga steel. Parang mahirap to. Mahirap. Napakalayo pa ni Exocene. At si Hyde na sa gilid lang. Dahil dito nila kayang i-contest. Uy! Oh, lumalakas talaga ang BRU, mga kaibigan. Team Thailand versus Team Pilnas. Uy! Dragon Descent. Parang patay siya dito. Napakasakit ng burn, mga kaibigan. Burn ni Chas. Napakasakit. Kuya Eddie. Win nito si Chas. Mega Infernal Bomb. Naku, agabuhay na si Chas. Naku muna. Pero makuunat si Kuya Viper mo doon. Ala. Mega Infernal Bomb sa Bailip. Grabe, napakunat ito. Tatlo. Ayun, hindi natin siya. Uy! Nag... Dragon Descent sa likod. Parang walang ano yun ah. Panakot lang pala yun. Ala, Helios. Naku, nag-stasis enchant by time. Naku, nandito na si Kha'Zix. Papunta na. At yun, pulutan si Post. Pero pulutan si Helios dito. Patayan, mga kaibigan. Ala, grabe na yun. Ano, ano kaya? Ala, dito na. Elder Trick. Ito, pumasok siya, no? Kha'Zix, Mega Infernal Bomb. Magkabuhay agad siya na dito. So, sin. Nahirapan sila, pero papalag talaga to. Bawal, bawal na makuha ng BRU to. Kasi pag makuha ng BRU to, mahirapan na. Mahihirapan na ang Team RRQ. Makuha nila yung true damage. Pero, alam nyo naman, si Chas. Ano yan? Saibana yan. At napakagaling mag-steal yan, mga kaibigan. Tingnan nyo lang si Chas. Wait lang, ikot-ikot lang. Dapat, kailangan nilang meron silang ano, meron silang alam nila, may scout nila dapat. Oh, ito na. Grabe. Ito na. Yun, nag-leap lang ni Chas. Ito na, nag-dragon descent. Tingnan nyo. Steal! Wow! Clutch na naman, mga kaibigan. Napakadami ng beses talaga nang dahil sa steal ni Chas. Clutch. Loko, agaw boy siya. Pero nag... Grabe naman.
100 IQ gameplay para kay Chas doon. Recommendable at ubos ang BRU sa ganun lang clutch sa pag-steal ng Elder Drake. At tapos na pala ang game 1 mga kaibigan. Grabe talaga. Sa totoo lang mga kaibigan, wala talagang nakapidik na ang RRQ talaga ang mag-stand out sa Team Pinas. Akala talaga natin yung Team Secret kasi sila naman yung nauna na lumakas talaga. At sila yung unang nakapasok sa Horizon Cup. Pero nang dahil nag-experiment konti ang Team Secret, kaya meron talagang isang mag-stand out. Akala ko nga yung Team Underground kasi nandun naman yung mga veteran, mga galing sa Amihan Esports. Pero hindi sila mag-stand out. Ang RRQ talaga. Uy. Sineryoso ng RRQ mga kaibigan. Ang Wild Rift. Kaya kita nyo naman ito. Mayroon tayong pinagmamalaki na top 1 sa Team Asia. Ah, top 1 na ba? Siguro pagkatapos ng PPGL sa Wild sa dito sa Asia, pag ma-champion ang RRQ, siguro masasabi na talaga natin na top 1 na sila. Oh, look! Grabe naman to si... Ano? Golden Pit. Pero patay si Watajis rin. Pero patay si Hyde. Almost 2 years na pala tayo. Approaching 3 years na tayo mga kaibigan sa pag-documentary ng Team Pinas sa tournament ng Wild Rift. At nakita natin kung sino yung nag-stand out talaga. Na-miss ko na rin yung Team Secret mga kaibigan, yung mga Tatsuri. Katarina Tatsuri mga kaibigan. Yung mga Hamis na mga bubbles ni Hamis. Na-miss ko na rin yun. As of now, RRQ lang talaga yung at saka Team Nigma Esports. Pero wala pang napapatunayan talaga ang Nigma Esports mga kaibigan. Ang RRQ lang talaga ang mayroon ng napatunayan sa atin na karapat dapat talaga silang tawaging malakas, pinakamalakas sa Team Pinas. Wala, yun na silence. Kasa din pa naman serious dito mga kaibigan na frustrating hero yan. Nang patay. Wala, silence. Ako, nandito na si Exocena naman. Nilios, matakbo. Pero din. Kung hindi lang talaga nag-experiment ang Team Secret na siguro marami na silang experience na lalong nagpalakas sa kanila. Para kasi silang bumalik sa basic yung chemistry ng kanilang team nung dahil kay Rox. Malakas naman si Rox pero importante kasi talaga yung chemistry ng bawat players. Ako, patay si Heidi ito. Kaya yung RRQ, hindi talaga sila nagpalit. Aside lang kay Devil J. Isa lang naman. Dalawang binalik. So parang okay din. Ala. Patay si Watajis dito. At saka si Exocen, old PC lol talaga to na player. Kaya marami na rin itong experience. Kailangan lang talaga yung mag-study lang talaga sila. Naku, Exocen, speaking sa'yo, nag-flash siya. Sirup duran, patay nga siya. Patay siya mga kaibigan. Patay din si Colden Fit. Wala ng barline, wala ng jungler, pero okay na to. Give up. Ito yung malakas sa composition ng Team RRQ. Pag meron ka sa Deng at saka K6, bawal ka talagang tumakbo. Maabutan ka at maabutan. See? Oh? Flip lang. Hindi pa. Ay, nasa aliens. Kasad din. Umabotas ka sa tore. Wala na. Ito talaga. Kasi meron namang Mega Infernal Bomb. Kayang-kaya nilang humabol. At nangunguna na ang Team RRQ sa pagkuha ng Infernal Drake. Napag-aralan na talaga ng
Team RRQ Exocen ang team captain. Kahit close yung score pero yung gold lead nasa RRQ talaga. Ito yung strength talaga ng Team China. Kung nakita nyo, kung napag-aralan nyo at nakita nyo yung mga highlights natin dati sa Team China, minsan lang talaga na hindi lamang ang China sa gold lead. Kahit lamang kayo sa kills pero yung gold lead talaga nasa China. At ito yun siguro na napag-aralan na ni Team Captain Exocen. Mega Infernal Pump. Hindi makapasok si Hyde. Yun, Slice and Dice with Expedator. Ay, patay agad dito si Chess. Pero meron pang Guard Angel yan. Kailangan nila to pag makuha, kung sino makakuha ng Elder Drake, malaki yan, malaki ng advantage. Pero as of now, parang lamang ang RRQ sa tula. Uy, Dredge Line. Wait muna. Oh, grabe. Hinahanap talaga nila si Bang. Naku, na sandwich ang Team RRQ, pero pumalag sila. At yun na, Mega Infernal Bomb Plus. Pero in trans, yun ang nagpanalo sa RRQ. Clutch sa dalawang ultimate, mga kaibigan. Ganda ng communication talaga. Ito yung advantage ng bootcamp talaga, mga kaibigan. Good game, well played. Napakabilis ang highlights lang pala ito, mga kaibigan. Ah, hindi pala, 22 minutes. At good game, well played para sa Team RRQ. Napakalakas na talaga nila. Tingnan nyo naman, napaka-happy nila. 8-12, hindi pa rin nakapalag ang BRU sa ating, mga kaibigan. Talo pa rin ang Thailand sa ating Team Pilipinas. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!